inyong telepono. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa pambungad na awit. Nagalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanangig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ikalimang araw ng ating pagdiriwang ng Oktaba ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, araw ng Huwebes, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kanikanilang mga tahanan na nanonood po sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Pagsamasamahin po natin ito, lalong-lalo na ang mga may sakit, may iniinda sa kanilang mga katawan sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio at sa pamamagitan din po ng Mahal na Birhing Maria, naway maibsan o mabigyan ng solusyon o kagalingan ang bawat karamdaman. Idulog po natin lahat ito sa ating poong may kapal na nagbibiyaya at nagbibigay ng katugunan sa lahat ng ating mga kahilingan. Atin pong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa alat. Panginoong Heso Kristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang iyong ngalan. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito?
Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo ay napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ay ibinigay ninyo sa makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Ganyang ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubos ang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo ay natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa kanya ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din ang tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang iginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya sa halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia.
Samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpira-pirasuhin ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulimihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito'y, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Marahil damang-dama natin ang pakiramdam ng mga apostol sa mga araw na ilang araw pa lang ang nakakalipas ng ipagkanulo, itatwa, takbuhan. Marahil ramdam pa din ng mga alagad noong si Judas ay aligaga para umalis at ipagkanulunga ang ating Panginoon sa halagang 30 pieces of silver coins. Kaya nga ang kanilang pakiramdam parang nagugulumihanan, parang nag-aalinlangan, takot. Subalit sa kabila nito'y tingnan ninyo ang bati ng ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos noong kahapong ating ebanghelyo na kung saan ang dalawang alagad patungong Emmaus ay nakisabay ang ating Panginoon at hindi nila nakilala. Nakilala lamang po nila ito
noong pagpirapirasuhin na ng Panginoon ang tinapay, noong sila'y nakaupo na sa hapag at bigla namang nawala ang ating Panginoon, kadugtong po ang ating ebanghelyo ngayon. Kaya nga ang unang parte ng ating ebanghelyo, ang sabi dito'y samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng pagpirapirasuhin niya ang tinapay. At ngayon, muling nagpakita ang ating Panginoon na muling nabuhay sa mga alagad, dala ang kapayapaan, dala ang pagsasabing, pinatatawad ko na ang lahat ninyong ginawa sa akin, na sa kabila ng inyong pagtakbo, na sa halip na ako'y inyong ipagtanggol, na sa halip na ako'y inyong yakapin, itinatwa pa ninyo ako. Na sa halip na pangalagaan ang kanyang dignidad, ipinagkanulupa ng isang alagad. At ngayon, sinasabi ng ating Panginoon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Papaano nga ba nare-recognize o na-recognize ng mga alagad ang ating Panginoon? Dahil ito po yung main theme ng ating mga pagbasa ngayon. Dahil nahihirapan silang i-recognize ang ating Panginoon kung siya nga ba. Kaya nga ano ang ginawa ng ating Panginoon? Iniladlad niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa. Tingnan ninyo ang mga sugat na aking natamo noong ako'y ipako sa krus. Ako nga ito. At para lalo pa silang tanggalin ang kanilang pagdududa at pag-aalinlangan, tingnan niyo po anong ginawa ng ating Panginoon. Humingi pa siya ng makakain. Dahil ang sabi nga po sa ating ebanghelyo, inakala ng mga alagad na multo ang nasa kanilang harapan. Kaya nga, ito ang ginawa ng ating Panginoon. Nagpakilala siya, ipinakita niya ang lahat ng ebidensya na ako nga ito ang ipinako ang inyong tinakbuhan. Subalit ngayon ay nasa inyong harapan, muling nabuhay. Ang ginawa ng ating Panginoon, humingi pa ng makakain. At ang sabi nga po dito ay, binigyan niya sila. Binigyan ang ating Panginoon ng mga alagad ng gaputol na isdang inihaw at kinain sa harapan nila para patunayan na hindi nga siya multo kung hindi tunay na tao na nasa kanilang harapan. Pagpapakilala din po ito ng kanyang pagiging 100% na tao at 100% na Diyos. Parang sinasabi ng ating Panginoon, kilalanin ninyo at paniwalaan kung ano ang nasa inyong harapan. Kaya nga'y muli niyang ikwinento, isinalaysay ng ating Panginoon nang sabihin niya'y, ito ang tinutukoy ko sa inyo noong sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako na kailangang magbata ng hirap, magpakasakit, mamatay ang anak ng tao, subalit sa ikatatlong araw muling mabubuhay. Kung atin po itong iuugnay sa lumang tipan, iisa lamang po ang makikita natin sa lumang tipan ng pagkakapareho ng nangyari sa ating Panginoon. At ginagamit din po ito ng ating Panginoon sa ibang parte ng ebanghelyo. Ito yung kasaysayan nung nangyari kay Jonah. Ano ho, na kung saan ay ipinapakita dito na kung saan si Jonah tatlong araw, tatlong gabi na nanatili sa tiyan ng malaking isda noong siya'y iluwa doon sa pangpang ng Ninibe. Ito'y parang muling pagkabuhay ni Jonah. At ito rin ang nangyari sa ating Panginoon na minsan niya'y ikinukot ito ng ating Panginoon. Lalong-lalo na noong kanyang mga kaaway ay humihingi ng tanda. Anong sabi ng ating Panginoon? Walang ibibigay sa inyong ibang tanda kung hindi ang tanda kung ano ang nangyari kay Jonah. Na kung saan tatlong araw siyang nanatili sa loob ng dambuhalang isda na parang patay na si Jonah. Nandoon sa loob ng sinapupunan ng tiyan ng dambuhalang isda,
Subalit sa ikatatlong araw, nung ibuka ang bibig ng isda, buhay si Jonah na ihinatid sa pangpang ng Ninibe. My dear brothers and sisters, isa lamang po ang tinutumpok ng ating Panginoon, ang paniwalaan, ang kanyang muling pagkabuhay. Na sinasabi nga sa ating unang pagbasa ni na Pedro, ito yung inyong pinatay, na sa halip na ang inyong palayain ay ang Kristo, ipinagpalit pa ninyo siya sa magnanakaw na si Barabas. At si Barabas ang inyong pinakawalan, samantalang ipinako nyo at pinatay nyo ang Kristo na siyang nagiging dahilan ng aming pagpapahayag at kagalingan ng kung anumang himalang aming ginagawa. Ito'y pagpapaliwanag ni Pedro sa ating unang pagbasa na hindi dahil sa kanilang kapangyarihan ang kagalingan ng mga nangyayari, kung hindi ang kagalingan na nanggagaling sa pangalan ng Kristo na muling nabuhay. Kaya pagpapakita din po ang ating unang pagbasa kung saan nanggagaling ang ating kagalingan. Ang mga santo ay ginagamit lamang po ng ating Panginoon na daluyan ng kanyang pagpapala ng kagalingan. Ang pinanggagalingan po nito'y ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Ang Diyos na buhay na nagpapakilala sa atin at ating patuloy na pinaglilingkuran at sinasamba. Nawa, tunay nga na matanggap natin ang ating Panginoong Hesus na nagpakasakit, pinahirapan, ipinako sa krus na matay, muling nabuhay at ngayon ay nalulukluk sa kanan ng Diyos Ama para mamagitan sa atin, sa ating kaligtasan. At sa ating pagtanggap ng ganitong katotohanan, ang kanyang pagiging tunay na Diyos, tunay na tao, 100% na tao, 100% na Diyos, ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasang inalok sa atin, inirigalo sa atin, upang ang bawat isa sa atin ay tunay ngang magtamasa ng buhay na kasyasya, buhay na walang hanggan, na kasama natin ang Puong may kapal. Amen. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magamit ng iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
namin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalagayan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
krus mo at pagkabuhay, kami na tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanong. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalusalo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, si Santo Padre Pio, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Gilbert, ang tanang mga obispo at ng buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong tiling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sa aming mga sala
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang muling nabuhay na sinusundan natin at kinikilalang totoong tao at totoong Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan, si Jesus, muling nabuhay. Sa kamatayan, nagtagumpay. Magalak, huwag nang lumuha, hinango ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang ari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa krus, ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan, si Jesus, muling nabuhay. Sa kamatayan, nagtagumpay. Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin sa araw-araw at para sa pagkakalob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Noong linggo ay atin pong isinagawa ang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamitin ang ating main arch entrance sapagkat mayroon po tayong malalaki free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay isang fundraising program upang matulungan ating mga scholar ni Pio. Maaari po kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Panoorin po natin ito. Ang misa ay sa ganap na 12:30 ng tanghali. Muli marami pong salamat at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong tumayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghari at manunubos.